na po no ng ating lesson natin ng Book of Ecclesiastes ano. Last time pinag-aralan natin yung chapter 12 verse 1 ano hanggang verse 8. So ngayon po ay itatakal natin yung natitirang verses. So maiksi na lang po itong ating topic ngayon no? From verse 9 hanggang verse 14 ng aklat ng Ecclesiastes. Ito yung magiging titingnan natin yung conclusion ni Solomon, ni Haring Solomon sa lahat ng kanyang mga naobserbahan sa kanyang buhay simula nung siya ay bata hanggang sa siya ay tumanda, no? Ibig sabihin no na experience niyang lahat ng ito kaya naisulat niya ito at kung saan ay nakita niya yung conclusion, makikita natin ano yung pinaka-conclusion ng kanyang mga sinulat. So tayo po ay mag-umpisa sa ating pag-aaral. So binanggit na po natin nung last time yung last two chapters no emphasize doon sa no kung saan natin ginagamit yung ating mga resources, yung ating mga time, yung mga oras natin o yung ating effort o even yung ating mga ability no na kung saan no ang ending nito either kung tayo ay magiging maka o kung tayo ay dadaan o lalakad doon sa will ng Diyos no either ito it, kapag ginawa natin ito tayo ay no mapi-please natin yung Diyos at hindi masasayang lahat ng effort natin or kung tayo ay gagawin natin ang lahat ng bagay ng according sa ating mga sarili ating sariling kagustuhan no the end of this effort the end of this oras na sinayang natin na resources or even yung ating abilities no it will come to end no and the end means walang magandang patutunguhan tanda natin no na ang Diyos ay ipagsusulit sa atin kung ano yung ating mga ginawa no ibig sabihin naka-record sa ating Panginoong Diyos no naka-record sa kanya kung ano yung ating mga ginawa no at ano yung purpose ng buhay natin no paano natin ginamit yung oras natin yung kakayahan natin yung ability natin lahat yon no ay ipagsusulit natin sa Panginoong Diyos no ibig sabihin kung masama yung ginawa natin no paparusahan tayo ng Panginoong Diyos no o ibig sabihin mananagot tayo mga kapatid so tong last 7 verses no restatement of the result of the preacher's search for meaning no sabi nga natin ano based of his experience sa buhay niya simula nung bata siya hanggang sa matanda siya si King Solomon no nakita niya yung meaning ng buhay no or talagang naobserbahan niya yung meaning ng life and he also understand kung ano yung value ng wisdom ano yung magiging magandang epekto ng wisdom na mula sa Diyos at ano yung hindi magandang epekto kapag yung wisdom ng makamundo yung ating gagamitin. So the value of wisdom and a warning against the wrong kind of study sa chapter 12 verse 9 to 12 ay ituturo dito no ano yung kahalagahan no ng kaalaman na nagmumula sa Diyos at ano yung ano yung ating pagbabayaran o ano yung magiging warning doon kung mali yung ating paggamit. And sa verse 13 and 14 ay binigay ni King Solomon yung conclusion. No, ano ba yung pinaka summary o pinaka ending o yung conclusion ng kanyang ano? Ano yung pinaka conclusion ng kanyang mga sinulat? O ano yung talagang purpose ng buhay ng tao? No, ano yung pinaka-end.
So ating basahin yung chapter 12, verse 9 to 14. Hilingin natin na basahin ni Siskara. At teka, naka-silent ata si Siskara. Si ano na lang? Sis Jen, pakibasa po verse 9 to 11. 9 to 11, lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito ay totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Okay, thank you. Yung verse 12 hanggang verse 14, no? Nakatulang yung nakalagay dyan. Hindi nasama yung 1. Verse 12 to 14, hilingin po natin na basahin. Sis Gemma, pwede pong pakibasa? At sa Shastas, chapter 12, verses 9 to 14. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat nito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. So, purihin po ang Panginoon sa ating pagbabasa sa aklat ng Ecclesiastes, mga kapatid. Naririnig niyo po ako ng malinaw? Hindi na po ba mahina yung boses ko? Mas malinaw na ngayon. Okay. Thank you. Sige po, mga kapatid, no. Tingnan natin yung unang sinabi ni Solomon sa verse 9. Sabi niya, lahat ng nalalaman ng mga ngaral, ibig sabihin sino yung sumulat siya, no? Si Solomon, yung preachers, no? Itong lahat ng kanyang mga nalalaman ay itinuro niya, no, sa mga tao, no? Itong kanyang mga nalalaman, ito ay kanyang pinag-aralang mabuti. So ibig sabihin hindi niya ito basta-basta sinulat at itinuro nang hindi niya pinag-iisipan o bigla niyang sinabi na hindi niya man lang malalim na pagsisiyasat. So ibig sabihin itong sinabi ni Solomon talagang kanyang pinag-aralan ng mabuti. Yung sinabi niyang pinag-aralan dito ibig sabihin naranasan niya, nakita niya, naobserbahan niya. No, yun yung makikita natin na ginawa ni Solomon kung kaya naisulat niya, no, itong aklat na ito at ito yung kanyang mga sinabi, no? Sabi niya doon, pinag-aralan niyang mabuti. Pag sinabing pinag-aralan niyang mabuti, no, ito ay may matinding pagsisiyasat. Ito ay may matinding obserbasyon, no, hindi basta-basta. Yan, pinag-aralan niyang mabuti. Sabi niya, pinag-aralan niya mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Bukod doon, ano, sa kanyang mga itinuro ni Solomon, sabi nga natin kanina, ito'y kanyang pinag-aralang mabuti, hindi niya ito basta-basta naisip lang, kundi ito, sabi nga natin, ay kanyang sinubok. Ibig sabihin, siya mismo, no, sinubukan niya, no, naranasan niya, no, yung ibig sabihin siya mismo ay may patotoo doon sa kanyang mga sinabi o sa kanyang mga sinulat. And sabi niya, no, pinipili niya yung mga salita na magdudulot ng kasiyahan at sinulat ang katotohanan, no. So sinulat ni Solomon yung katotohanan, no. Ibig sabihin hindi kasinungalingan. Ibig sabihin, no, lahat ng tao pag nakita ito, nabasa ito, so marirealize nila na oo, totoo nga, no. Ibig sabihin may katotohanan, no. Itong katotohanan na ito ay nakadepende syempre sa kanyang karanasan, sa kanyang nakita, at syempre sa wisdom na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos. Sabi niya, ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. So sa English, no, ito ang tawag dito ay goad, no. Sa Tagalog kasi iba yung ginamit na salita,
ang ginamit is yung tungkod, no, yung pantaboy. O yung pantaboy doon kapag nagpapastol ka, no, meron kang tungkod, yung parang kay David, no, nung siya ay shepherd, no. Pero sa salitang Igles, ang ginamit kasi ay goad, ano? Pero same pa rin naman ng principles, no. Ibig sabihin, same pa rin ng ibig pakulugan. No, ano ba yung goad? Yung goad is a sharp metal tip, no, attached doon sa handle na kung saan ito ang nagpipigil sa oxen kung saan niya gustong pumunta. Ibig sabihin, dahil dito sa goad na ito, no, kung saan mo gustong papuntahin yung oxen, doon lang siya pupunta. No, hindi siya lilihis. So, ganun daw yung salita ng Panginoong Diyos o itong sinulat ng mga ngaral, no? Ito ay parang goad, no? Sa umpisa kapag nilagay mo sa iyo, sa sarili mo, no? Napaka-uncomfortable, napaka-unpleasant, ibig sabihin hindi ka komportable, no? Itong mga salita na sinabi ni Solomon, pag ating pinag-aralan o binalikan ulit tas in-apply natin sa buhay natin, sa umpisa hindi ka sanay, so hindi ka komportable. Pero kapag ito ay in-apply mo at pinagpatuloy mong gamitin, no, kahit na sa umpisa ay hindi ka komportable, hindi ka sanay, no, ito ay dadalhin ka niya doon sa direksyon ng Diyos. So ganun yung salita ng Diyos, mga kapatid, ano? Sa umpisa, yung mga kautosan, mga utos ng ating Panginoong Diyos, no, pag ating pinag-aralan, pag ating binasa, parang ang hirap gawin, napaka-unpleasant. Example na lang is yung kautosan na kung gaano ka karaming beses magpatawad ng taong nagkasala sa iyo. Ang sabi is 70 times 7, no, 70 times 7. So, pag itong iyo ay in-apply mo sa buhay mo, parang napaka-unrealistic, no? Kasi ang hirap gawin noon, isa pa nga lang, dalawa pa nga lang na magkasala sa iyo isang tao, no? Ang hirap ng patawarin, lalo na sinabi niya 70 times 7, ibig sabihin, walang limitation yung pagpapatawad. Ibig sabihin, open ka pa rin sa pagpapatawad. So, sa umpisa, napaka-unpleasant, sa umpisa parang hindi ka sanay, hindi mo kaya, no? Pero if you will do this, itong utos na ito ng Panginoon Diyos, it will keep you doon sa direksyon ng Diyos, doon sa gusto ng Panginoon. Ano ba yung gusto ng Panginoon? That we, no, as Christians, no, should become forgiving. Mapagpatawad tayo. So, ito yung makikita natin na yung salita ng Diyos o yung mga sinulat ni Solomon na lahat ng kanyang mga sinulat dito, sabi nga natin, ay wisdom galing sa Diyos. So parang ito ay isang goad, no? Ganun din ang salita ng Diyos ay parang isang goad, no? Na kung saan magbibigay sa atin ng tamang direksyon patungo doon sa direksyon ng Panginoong Diyos at hindi sa sarili nating direksyon, no? Ibig sabihin, another is yung example is yung love your neighbor as you love yourself, no? Mahalin mo ang yung kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. No, even yung love your enemy, di ba? Yung mga utos na yon, pag ating sabihin natin, madaling sabihin pero mahirap gawin, pero kapag atin itong sundin sa umpisa, anong mararamdaman natin? Ano ang mararanasan natin? No, para sasabihin natin, ano ba 'to? Napakahirap naman ng utos ng Panginoon Diyos. Ito, nagrabyado ako ng taong ito, siniraan ako nito, no? Kung ano mga pinaggagawa sa akin ito, no, kung anong masasakit ang mga sinabi, no, di ko mapapatawad yan kasi masakit yan eh. Pero sabi ng Panginoon Diyos, patawarin ko siya. Ah, sige, patatawarin ko yan. Pero masakit sa'yo, no? Ibig sabihin, hindi ka sanay. No, yun yung sinasabi. It is unpleasant for us kasi we are not used to it, no? What is a normal reaction of a man, of a human, no? 'Di ba? Ang normal reaction natin is magagalit, no? Magtatampo, may ines, hindi ba sabasa maaalis yung galit dahil nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan o magkaaway kayo? Pero ang salita ng Diyos, even it is unpleasant, we have to do it. Even it is unpleasant, we have to apply it. Why? Because when we are doing these things, when we are following God's word,
when we listen to God's word, no, we are moving in God's directions. Ito na yung sinasabi natin, we are doing what God's will is. Ginagawa natin yung will ng Diyos. And this is yung sinabi ni Solomon na kanyang na-realize, no, na napakahirap gawin, pero kailangan niyang gawin. Hindi ka masasanay, hindi mo makakayanin sa umpisa dahil nga hindi ka ganun, hindi ganun ang iyong nature as a human. Pero later on, Solomon realized this is the only way na tayo ay papunta doon sa direksyon ng Diyos. Life and philosophies, no, there are endless opinions tungkol dito, no, kung paano ka mamuhay, no, how to become successful in life, how to have a purpose in life. There are many books na nasulat, no. Marami tayong mga kilalang writer, even sabi nila yung quote and quote Christian, no, na mga nagsulat ng book, no, merong mga secrets in life, no, how to become successful, how to have a purpose, no. Maraming mga books na naisulat. Sabi nga natin, there are endless opinions about life and philosophies, about how we should live, that could be read and studies, and even in Facebook, in YouTube, in Google, no, paari nating makita yung iba't ibang principles ng life and philosophies, no. Marami tayong mahahanap, marami tayong mababasa, pero sabi doon, we should spend the majority of our time in feeding on the truth of God's word. Instead of looking ng mga books na kung saan ay magbibigay sa iyo ng mga maraming tips and opinions, why not spend more time in God's word? So God's word is sufficient enough, mga kapatid, to guide us, no, at makikita natin yung purpose talaga ng buhay. Kaya doon, no, minsan kasi nami-misinterpret yung sinabi ng part na yung too much study is, sabi niya, no, I will harm the body. Ay, sinabi natin kanina doon, yung sa verse, tingnan natin ulit yun. Ayan. Sabi doon sa verse 12, be warned, my son, of anything in addition to them, of making many books, there is no end. And much study wearies the body. No? Naalala ko noon sa Bible school, ito yung mga ginagamit ng mga estudyante noon eh. Kapag mag-exam, before exam, sabi nila, ay nako, tama na yung pagre-review. No, it is biblical na i-harm lang yung body mo nang kaka-review. No, ay misapplication. And ano ba ang sinasabi ni Solomon dito? Bakit niya ba ito sinulat? Kasi, no, maaari, no, dahil nga sa gusto nating makamit yung talagang purpose and yung meaning ng life, then we will go to other books na kung saan ay ating babasahin. And this will, sabi doon, it will harm our body, na kung saan-saan pa tayong libro titingin, kung saan-saan pa tayong books, maghahanap ng kung saan ay magbibigay sa atin ng real purpose of life. Eh, in fact, nandito lamang sa salita ng Diyos ang tunay na purpose ng buhay, ang tunay na meaning ng buhay. Nandito lang sa salita ng Diyos, hindi mo na kailangan lumayo. No, basahin mo lang ito, basahin lang natin ito, and then it will lead us to the right direction, no, to God's direction. No, and if we read this, no, we will have the wisdom from God, no? And this wisdom, no, should lead to action. Sabi nga natin, wisdom is the application of knowledge. Meron kang natutunan, meron kang nalaman, pag in-apply mo, yun yung wisdom. No, it is, pero hindi basta-basta application. Ang sabi doon, right application. No? Kinumpare natin before yung knowledge and wisdom. Yung knowledge, alam natin na ang kamatis ay prutas. Ang wisdom, alam natin na hindi natin maaaring ihalo yung kamatis sa fruit salad dahil alam natin nagmag-iiba yung lasa nito. So the right application of knowledge is wisdom. And we as Christians, no,
God gave us the scriptures, the Bible, and Solomon, no, write this book of Ecclesiastes for us to realize that we should apply the wisdom, no, the wisdom na galing sa Diyos. We should apply it in our life. Gamitin natin. Huwag natin itago, huwag natin itabi. But if we will not study the Word of God, if we will not spend time in reading the scriptures, the Bible, then saan tayo kukuha ng wisdom? So wisdom from earthly things, no? Wisdom from man. Yun yung ating magiging batayan natin o magiging guide natin. Two main ailments of man presented in this book, those who lack purpose and direction should fear God and keep His commandments. No? For us, no, alam natin, we know kung ano ang tamang dapat gawin. Alam natin kung saan tayo pupunta. Ang purpose natin, ang direction natin ay dapat nandoon tayo sa ating Panginoon. No? Matakot tayo sa Kanya. Ibig sabihin, yung reverence sa Diyos. Yung fear doon is may pagmamahal tayo na ayaw nating ma-offend yung Diyos at we are keeping His commandment. Ito yung dapat. Pero for those na hindi nila alam yung purpose, hindi nila alam yung direction ng life, no, ito sinasabi na ni Solomon. No, sa simula sa kanyang sinabi sa chapter 1 ng Ecclesiastes hanggang chapter 12, sinabi ni Solomon, ito lang naman yan eh. No, ito yung conclusion niya, no. Fear God and keep His commandments. No. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng iisipin mo, sa lahat ng decision mo, no, sa lahat ng oras na gagamitin mo, nasasayangin mo, sa lahat ng planong gagawin mo, ito yung kailangan nating tandaan. Dapat nakapaloob doon yung takot natin sa Diyos at yung pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Dahil kung hindi natin gagawin ninyon, maliligaw tayo. No? Hindi natin alam kung saan na tayo ang direksyon ng buhay natin papunta. O hindi na natin alam yung purpose ng buhay natin dahil ang layo natin doon sa pinaka-purpose and direksyon ng buhay natin. That is to fear God and keep His commandment. Pangalawa is, those who think life is unfair should remember that God will bring judgment. No? Para sa atin as Christians today, mga kapatid, no, parang sinasabi sa atin ni Solomon, pag in-apply natin sa panahon natin, no, yung mga pinag-aralan natin for the past few days, past few weeks sa Ecclesiastes, no, makikita natin na merong unfairness dito sa mundo, no, merong masama ay yumayaman, masama ay lumalago, masama ay nagiging powerful, and yung mabuti mas lalong naapi. No, yung mabuti mas lalong naghihirap. Ang sabi ni Solomon doon is, tandaan natin, huwag tayong matakot, huwag tayong mainggit sa kanila. Bakit? Sabi ni Solomon, no, doon sa kanyang sinulat, tandaan natin, ang buhay nila hindi yan panghabang buhay. Ang buhay na meron sila, mawawala din yan. At tatandaan natin, itong mga gumawa ng mga ganitong kasamaan or unfairness, haharap sila sa ating Panginoong Diyos at haharapin nila yung hatol ng Panginoon. Tandaan natin, no, lahat tayo ay haharap sa ating Panginoon at lahat tayo, no, ay huhusgahan ng Panginoong Diyos. So kung kaya po, no, sa atin, even sa time natin ngayon, nakikita natin maraming corruptions, maraming mga taong tiwali na mas hindi nakukulong, maraming mga tiwali na sila pa yung yumayaman, no. Wag tayong mainggit sa kanila. No, wag tayong magsayang ng oras na magalit sa kanila. Dahil alam natin darating ang panahon na harap sila sa ating Panginoong Diyos at pagbabayaran nila yung kanilang mga mga ginawang kasalanan.
So, ito yung sinasabi ni Solomon, no? To live properly, we need to recognize that human effort apart from God is futile. Kapag tayo binuhos natin ang lahat ng kakayahan natin, time natin, no, sa mga bagay, no, na walang kabuluhan, no, or malayo sa Diyos, lahat ng ito walang silbi, walang kwenta. So that's why we have to renew our mind, we have to renew our heart, na everything that we do, mga kapatid, should be aligned doon sa pagkatawag sa atin bilang isang Kristiyano, yung purpose natin bilang isang Kristiyano, ang focus natin bilang isang Kristiyano, no, ang priority natin, no, bilang isang Kristiyano. So recognize that human effort apart from God is futile, no. Tandaan natin, walang silbi ang lahat ng ating mga gagawin kung tayo ay malayo sa Diyos o lumayo tayo sa Diyos or hindi natin sinasama yung Diyos sa mga plano natin. Pangalawa is put God first now, mga kapatid, ano? Sabi yung pinapakita ni Solomon, no? Unahin natin yung Diyos sa lahat ng ating isipin, sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating mga desisyon na gagawin sa buhay. Unahin natin ang Panginoon. Why? Sabi nga natin, dahil alam natin, no? Mayroong ang hangganan ng lahat ng bagay at hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Mas mabuti na na tayo ay ginamit natin yung ating most of our time, no, sa paglilingkod sa Panginoon Diyos kaysa gamitin natin ito sa walang kwentang bagay na kung saan hindi naman permanente yung mga nasa paligid natin. Ito ay mga temporary lamang. Pangatlo is receive everything good as a gift from God, no? Yung mga blessings na ipinagkaloob sa atin ng mga Panginoon Diyos, let us enjoy all these things, pero sabi nga natin, there is a warning, di ba? No, yung mga ibinigay sa atin, mga in-enjoy natin, hindi masamang magsaya, pero sabi ng Panginoon, tatandaan natin, o sinabi ni Solomon, tatandaan natin, sa lahat ng ating mga gagawin, may pagsusulit tayong haharapin sa Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng ating gagawin, may hatol ang Panginoon sa atin. And pangapat, realize that God will judge both good and evil. So, lahat tayo haharap sa ating Panginoon Diyos, tayo ay huhusgahan ng Panginoon. And panglima, know that God will judge the quality of every person's life. So, bawat, sabi nga natin, ginamit natin na oras, panahon, ay tatandaan natin, no? Huhusgahan tayo niya ng Panginoon. So, tingnan lang natin itong bandang verse 12 hanggang 14. Anak ko, sabi doon, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. No? Yung mga bagay na yung mga hindi na isulat, kumbaga, yung hindi sinama ni Solomon na sinulat. Ibig sabihin, yung mga bagay na kung saan ay lalayo ka sa Panginoon Diyos, no, mag-ingat ka, no. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis sa pag-aaral ay pahirap sa katawan. So marami, sabi nga natin kanina, maraming mga magsusulat ng mga books na kung saan ay magbibigay sa iyo ng opinion tungkol sa buhay, how to become a successful man, how to have a good life, no. No. No, meron pa yung how to be rich in 5 years, mga ganon. Lahat yon, no? Sabi doon, itong mga pag-aaral dito ay magpapahirap lamang sa ating mga katawan. No? Kasi hindi mo naman alam kung kailan ka mamamatay, baka kakaaral mo ng iba't ibang mga aklat, no, na mga sinulat ng mga tao na opinion naman, no, eh masasayang lang naman yung buhay mo. No, dahil hindi mo naman magagawa yan lahat. Dahil hindi mo naman alam kailan ka mamamatay. Mas magandang sayangin natin yung oras natin. Hindi pala sayangin. Mas gamitin natin yung oras natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos na alam natin, ito merong patutunguhan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sabi doon, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao.
So tandaan natin, ano ba yung ating katungkulan? Sinabi na ni Solomon, ano ang katungkulan natin? Ano ang responsibilidad natin? That is to fear God, no? And keep His commandment. Matakot tayo sa Diyos, no? Ibig sabihin, reverence, respect sa Panginoon, and love, no, sa Panginoon, and follow His commandment. Sikapin natin sundin yung mga utos na kahit umaaray tayo minsan dahil ang hirap gawin, no? Dahil hindi ka sanay, no? Parang katulad nga nung goat na example natin kanina, o yung parang tungkod sa kawan, ano? Sa umpisa mahirap, pero tandaan natin, no? Ito yung tama. Ito yung dapat nating gawin. Tandaan natin, ang lahat ng ating mga ginagawa, ito man ay nakikita o hindi nakikita, no, ay haharap tayo sa Panginoon upang kusgahan tayo ng Panginoong Diyos. So ibig sabihin, no, walang sikreto, no, sa ating Panginoon. Lahat, no, nakikita ng Panginoon. At lahat ay pagbabayaran natin. So ito po yung pinaka last part ng Ecclesiastes, yung verse 9 hanggang verse 14, mga kapatid. Do you have any suggestion, mga addition or question, mga kapatid, sa ating lesson? Hello? Wala po, mga kapatid? Wala naman po, kuya.